Sand. Yan. Okay, so check, check. Dinig. Okay, Miss Ongkal, kindly lead the prayer. Mag-unmute na lang. Hello, Miss Mary Grace Ongkal. Hello? Calling once, twice, thrice. O, pili ako ng iba. Kindly lead the prayer. One. Mr. Gestopa, nandiyan ka? Hello? Apo. Sige, kindly lead the prayer lang. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Dear Lord, thank you for this day. Sana po maging maganda ang klaseng ito at sana matapos namin yung gawain namin today. And in Jesus' name, I pray, amen. Amen. Okay, sige, let's begin. Okay. So natapos tayo kahapon. Yes, you can screenshot this. Tapos mag-jot down na lang kayo ng mga important facts. Okay? So may notepad na ba kayo dyan? I'll give you 30 seconds to produce one. Pen and pad. Go. 30, 29, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20, 19, 18, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so kahapon, recap natin. Okay, kahapon, pinag-usapan natin yung three phases or stages ng motor. Yan. Three stages ng motor learning. Yun yung cognitive, associative, and autonomous. Okay, this time, yung mga theories na ng motor learning, yung pag-aaralan natin. So, theories of motor learning, Adam's closed loop theory. So, closed loop theory. Ano ba yan? In motor learning, sensory feedback from the ongoing movements is compared with the stored memory of the intended movement. So, meron tayong comparison dito. Ah. Kasi, importante yung comparison kasi kailangan merong rectification. Eh. Okay? So, kailangan makompare. Tama na ba yung ginagawa as compared to the stored memory? Okay? Ng movement. So, kailangan merong comparison so that meron tayong rectification kung merong prevailing error pa doon sa movement natin. So, in other words, kailangan merong magsasabi sa inyo or magsasabi sa tinuruan ng movement kung tama ba o mali yung ginawa niya. Nang sa ganun, ma-rectify pa, maayos pa yung movement. Yung sinasabi rito na stored memory of the intended movement. Ibig sabihin yan, yung pinaliwanag mo kung anong gagawin niya, and then pinakilos mo siya. Okay? And then yun ang naintindihan niya, naunawaan niya at kinilos niya. Example, bigay tayo ng example na lang para mas maintindihan. Okay? So, pinashoot mo siya ng basketball. So, pagka pinashoot mo siya ng basketball, using only your strong hand. So, kung strong hand niya ay kanan, hindi siya kaliwete. So, kanan, shoot the basketball, do a layup using your strong hand. Okay? So, start memory na, at saka yung intended movement niya, magle-layup siya ng kanan, tapos isushoot niya, and then pinagawa mo, pinakilos mo. Okay? So, nakilos niya, nagawa niya. Okay, and then mag-feedback ka. Okay, ganito ha, hindi mo na shoot. So medyo huwag mo masyadong ibaba, medyo taasan mo na ng konti. Tapos arm work 'yan. Arm work. So parang isi-swing mo yung i-flex mo yung arm mo para ma bounce off yung ball doon sa board. So meron tayong feedback na ginagawa doon sa ongoing movement natin. Then, i-compare niya dun sa previous na ginawa niya hanggang sa maging tama na yung mechanics nung
paggawa niya. Memory trace selects and initiates a movement. So, ibig sabihin ng memory trace, ano ba yung pinakamagandang halimbawa ng memory trace? Anybody? Memory trace. Nasa pangalan na nga eh. So, who can explain further? Kahit in simplest term lang, ano yung memory trace na sinasabi rito? Memory trace. In correlation with the first bullet point in motor learning, sensory feedback from the ongoing movements is compared with the stored memory of the intended movement. So, bullet 2, memory trace selects and initiates a movement. Ano ba yung memory trace na sinasabi doon? Anybody? May tumating na Shopee. Oh. Panika. Okay, ano yung memory trace na sinasabi rito? In correlation with item number 1 yun, tingnan yung mabuti. I'll give you 20 seconds to think critically. Ano ba yung memory trace? Yan. Ten. Nine. Anybody? Memory trace. Sino makakapagbigay ng halimbawa? Ano ba ibig sabihin ng memory trace dito? Dito sa point number 2. Kaya ako tinatanong kasi para mas maganda na maintindihan ninyo eh ng sa sarili ninyong pananaw. Ano ba yung memory trace na sinasabi dito? That you initiate a movement as in correlation with this first point in motor learning, sensory feedback from the ongoing movement is compared with the stored memory of the intended movement. Memory trace selects and initiates a movement. Ano ba ibig sabihin nun? Memory trace. Ano ba yung memory trace? It selects and initiates a movement. Hello? Yung mga kasagot, baka na-explain, i-exempt ko sa quizzes. So once na nag-exempt ka na sa quizzes, automatic wala ka ng finals. So anybody here who can explain, kahit mga 2-minute explanation lang, okay na tayo dyan. Anybody? Sige, go ahead, Miss Alba Revilla. Go ahead. Sir, try lang po. Go ahead. Yung memory trace po is like, kung ano yung naaalala mo, kung paano mo siya gawin to perform an activity or a thing po. Yun! Sa pool! Yun. Okay? So kung ano yung naaalala mo, nare-remember mo doon sa movement na yun, na na-retain mo, okay? Yun ang ibig sabihin ng memory trace. So, iseselect mo ngayon yung movement kasi yun yung natatandaan mo eh. In correlation with first point, ayan, yung stored memory of the intended movement. Miss Revilla, remind mo ako ng finals ha, or bago mag-finals na ikaw yung i-exemptan natin sa finals. Sabihin mo na lang sa akin yung reason why, kung bakit kita in-exempt, kasi makakalimutin ako eh. Okay? Okay, sir. Tayo? Okay, sige. So yun ang ibig sabihin ng memory trace, yung pinaka parang marka o tanda o palatandaan o hindi kaya yung parang naaalala, okay, na ginawa mo o ginalaw mo. Yun ang ibig sabihin ng memory trace. It selects and initiates a movement. Perpetual trace built up over practice is the internal reference of correctness. So, ibig sabihin ng perpetual trace, built up over practice is the internal reference of correctness. Ibig sabihin yan, yung dinidrill natin. Para nang sa ganun, yung mechanics mo ng paggalaw ay tama na. Okay? Ay correct na. Yun ang ibig sabihin ng perceptual trace. So, ibig sabihin ng perceptual trace, yung ayon sa pagkakaunawa mo, at eto na talaga yung dapat at dinidrill mo, pinapractice mo. When we say practice, we drill. Okay? So, ibig sabihin kasi ng drill, paulit-ulit eh. Okay? So, paulit-ulit. Perceptual trace built up over practice is the internal reference of correctness. Diyan mo pagbabasihan kung tama o mali ang ginagawa mo pa. Okay? So, halimbawa, balik natin doon sa layup. Okay? Underhand shot or layup. Okay? So,
tinuro mo na kailangan ma-shoot yung basketball sa pamamagitan ng layup. Okay, so yun yung binigay mong instructions sa kanya. And then as the drill progress, practice progress, nauunawaan na ngayon ng student or ng player na yung tamang pag-layup ay hindi lang doon sa inuto sa iyo. Kung hindi dahil meron tayong feedback, kasi close loop to eh. Meron tayong feedback na nanggagaling sa teacher na hindi, gawin mo pa mas mataas. O malapit ka na, sige itutok mo ngayon. Ayan, alam ko na kung bakit hindi mo nasushoot. Nakita mo yung keyhole sa board ng basketball? Nakita mo yon? Hindi yun palamuti, hindi yun dekorasyon. May purpose yun. Yun ay four-ball target. Meaning pagka ang bola tumama sa keyhole, automatic, malamang, most likely, mashoot mo yung basketball. So, okay na yung kamay mo eh. Ayos na eh. Tama na yung taas ng kamay mo. Ipupush mo na lang yung bola pataas. Pero yung target na lang tayo nagkakaproblema kaya hindi mo nashoot. Yun ang target mo, yung keyhole. So, ibig sabihin, i-bounce off mo doon yung bola para mashoot mo yung basketball. Okay? So, memory trace, selects, and initiates a movement. So, na-memorya mo na, naiintindihan mo na, na tama na yung mechanics mo, and then, andun na, para tamain mo pala sa keyhole, kaya naman pala hindi pumapasok sa umpisa dahil hindi tumatama sa keyhole. And then, perceptual trace, ibig sabihin, okay, mapapasok na to yung bola. Ito na yung perception ko, mapapasok na yung bola. Why? Kasi, pinapractice ko na eh. Tama na yung mechanics ko, nadidrill ko na yung mechanics, muscle memory na, embedded na sa muscle ko, embedded na rin sa cortex ko na kailangan din tumama yung bola dun sa keyhole. So, ibig sabihin, nako-correct mo na. Meron ka ng reference sa rectification or remedy doon sa mga mistakes mo. Remedy na lang mas maganda kasi remedy gamot eh. Gamot sa mga mistakes mo kung bakit hindi mo pa nashushoot yung basketball. Okay, so yun ang closed loop. Ibig sabihin, tinuro sa'yo, pinapractice sa'yo, pinagawa sa'yo, and then may nakitang mali, nag-feedback, mali yan. Okay, ganito yung tama. Tinuro ulit sa'yo, merong pagbabago, pinapractice sa'yo, pinagawa sa'yo, pinaperfect sa'yo, and then meron pa ulit nakitang mali, may feedback ulit yung nagturo, pinagawa ulit sa'yo, pinashoot ulit sa'yo, meron pa konting correction, pinagawa sa'yo, pina-practice sa'yo, pina-drill sa'yo, pinaulit ng paulit-ulit sa'yo. Hanggang sa, ayun na nga yung sinabi, built up over practice, na tama na yung ginagawa mo. May open loop eh. So, merong closed loop na theory ng motor learning. So, ayon kay Adams, yung closed loop theory, okay, kaya ka nakakagalaw ng tama kasi closed loop theory yung para sa kanya, yung pinaniniwalaan niya. Merong feedback. Okay, kaya ka nakakagalaw ng tama, kaya nakikilos may tama, kaya mo nashushoot yan. Kasi nga, closed loop theory yan, tinuturuan kita and then kinokorek kita kung mali pa yung ginagawa mo. Nang sa ganun, ma-almost perfect mo yung pag-shoot mo ng basketball. Okay, so yan yung closed loop theory. Meron pang illustration yan. Eto, ang illustration ng closed loop. Para maintindihan nyo ng mabuti. Okay, yung mga yan, arrow yan eh. Maliit lang yung arrow na symbol dun sa dulo. Okay? Standard, ito yung utos. Ito yung pinapagawa mo. Motor organization, meaning yung paggalaw na ng joints mo, pinapractice mo, yung building up your mechanics para maging tama yung shoot mo, and then yung shoot mo. Okay yung shoot mo, hindi pumapasok. Okay yung shoot mo, mali yung tama, may error detector. Tinuro ulit sa'yo, standard. And then, merong rectification. Then, motor organization ulit. So, baguhin mo yung mechanics ng konti. Kaya nga motor organization. Baguhin mo ng konti yung mechanics mo. Okay, ganito yung adjust mo dun sa physiological mo. Ay, tatandaan nyo nga pala, key point to, key element to. Okay? Ang mechanics ay relative. Mali yung sinasabi nila na eto ang proper mechanics, papasok yung tira mo. Mali yun. Relative ang mechanics, relative sa basketball ulit, relative ang shooting mechanics. Dependent yan sa physiology mo. Dependent yan sa pangangatawan mo. Mechanics na tinuturo mo ay ganito. Okay? Pero payat yung tinuturuan mo eh. So, ibig sabihin yung pagkapayat yan,
chances are medyo lanky, medyo overreaction yung mga pagbato niya kasi payat eh. So kailangan mag-a-adjust 'yon. Depende sa physiology nung student mo or nung player mo. So yung motor organization not necessarily mean na sinusunod niya yung proper mechanics. Sinusunod niya yung proper mechanics pero may adjustment. Kung mataba ka o payat ka. Kung masyadong malakas ang braso mo o masyadong mahina ang braso mo. So kaya motor organization not necessarily mean na yung tamang mechanics ng pag-shoot. Hindi. Okay, yung motor organization, it means that dependent yung mechanics mo at yung adjustment doon sa physiology mo. Kung ano yung itsura ng pangangatawan mo, ano yung lakas ng pangangatawan mo. Okay? So, closed loop theory, paikot-ikot yan, meron kasing correction. Okay? So, yun yung closed loop. Okay, next. Theories of motor learning, schema or scheme theory ni Schmidt. Okay? Emphasizes open loop control processes and generalized motor program. Okay, so open loop to. Okay, pero controlled schema or scheme, kung tawagin, is a generalized set of rules producing movements that can be applied to a variety of contexts. Okay, so may context to yung paggalaw mo. Okay, equivalent to motor programming theory of motor control. Balikan natin motor programming theory sa motor control. Yan, motor program. So kung similar yung open loop sa motor program, okay? Ang similarity nila, hindi naglalay dun sa, kasi ito may feedback din tong motor program eh. Okay? Ang similarity nila, series of subroutines or drills organized into the correct sequence to perform a movement. Yun ang similarity nila dito sa open loop. Kasi yung open loop, okay? Kasi yung open loop, yan. Merong four things yan na stored sa memory na after yung individual o yung player naka-generate na ng movement. Okay? The initial conditions of the movement such as proprioceptive information, yun yung proprioceptor, yun yung balance ng body mo eh. Okay? Proprioceptive information of the limbs and body. Okay? The response specifications for the motor programs, which are the parameters. Merong kahon. Hanggang dito lang. May parameters used in the generalized motor program such as speed and force. Okay? The sensory consequences of the response, which contain information about how the movement felt, looked, and sounded. Ito na, yung pang-apat. Sinasabi ko lang, papaliwanag ko mamaya. The outcome of that movement which contains information of the actual outcome of the movement with knowledge of results. Eto kasi yan. Okay? So, tinuruan mo. Binigay mo yung information. Ganun sa motor program eh, di ba? Binigay mo yung instruction. Okay? Then, eto na yung controller, yung cortex mo. Okay? So, okay na. Inisip mo na. Pre-process mo na. Okay? Then, drenilled mo. Drenil mo yan. Kasi, ibig sabihin ng drenil na may mga subroutines, pinapractice mo na ngayon. Pero, yung practice nyo, kailangan merong context yung practice nyo nang sa ganun magawa nyo yung ginagawa nyo. Example ng context. Halimbawa, okay? Halimbawa, magba-volleyball kayo. Okay? Pero, beach volleyball to. Hindi to volleyball court talaga na FIVB na 6 versus 6. Yung beach volleyball, 2 versus 2. Okay? So, tinuruan ka sa volleyball ng spiking, tinuruan ka sa volleyball ng setting, tinuruan ka sa volleyball ng depensa ng digging, pero para lang yun doon sa 18 meters by 9 meters na court diagram na court mo, na size ng court mo, ng dimension ng court mo. Whereas, versus yung beach volleyball na mas makitid,
at saka buhangin pa yan. So, ibig sabihin, ang binigay mong instruction doon sa pagbabalibol niya, pag-atake at paggawa ng puntos, hindi parehas ngayon dito sa beach volleyball. So may controlled process dito na ibig sabihin mag-a-adjust ka ngayon. Okay? Nang sa ganun, yung output mo, ano ba yung output? Yung win-loss mo eh. Yung panalo mo, makatranslate yan ng panalo, makatranslate ng score na naaayon dun sa controlled process lang versus dun sa pinapaliwanag sa iyo ng cortex at saka ng explanation doon sa dimension ng 6 versus 6 ng totoong volleyball game. So ibig sabihin naka-adjust ka na. Ayan na. Okay, in-adjust mo na kasi nga yung parameters ng laro mo ay hindi katulad doon sa parameters ng laro ng 6 versus 6 na volleyball. So, ang parameters nyo ay para sa 2 versus 2 lang. So, ikaw pa rin ang titira, ikaw pa rin ang maghahabol as compared to 6 versus 6, meron kang aasahang kakampi sa likod, meron kang aasahang kakampi sa gilid. Ito naman, asahan mo lang kakampi, isa lang sa gilid. So, yun yung mga parameters na sinasabi. So according to the theory ng motor learning, matututunan mo yung galaw na yan, matututunan mo yung battle tactics na yan, matututunan mo yung skills work na yan, matututunan mo lahat yan sa open loop. Okay? Kahit walang correction, okay? Kahit walang feedback na mangyayari, matututunan mo yan dahil meron ka namang controlled setting dito sa dinidrill mo o dito sa gine-game mo o doon sa mismo sa game mo na. Doon ka na mismo mag-a-adjust. Hindi na kailangan sabihin sa'yo ng nag-utos na mali, balikan mo. Mali. Hindi. Dito na mismo, a-adjustan mo na mismo according to the parameters required for that beach volleyball game. So, yun yung difference nila versus dun sa closed loop. Yan. Closed loop ni Adams versus dito sa open loop ni Schmidt o yung schema theory or yung scheme theory. May scheme. Merong parameters na kailangan nating sundin para maka-output ka ng ganong movement. Okay? So, yun yung versus closed loop versus open loop. Okay? Next, ecological theory. May kahalintulad dito dun sa motor control theory, di ba? So, ecological theory, learning involves the exploration, the perceptual, and motor, the exploration of the perceptual and motor, hindi na ilagay. Learning involves the exploration of the perceptual and motor workspace. So, yung pagbabasihan naman ng galaw mo at ng output mo, dependent naman yan doon sa ecological factor. Merong mga important facets ecological wise or environmental wise or environment wise na meron tayong aalalahanin para magawa mo naman yung certain movement na yan. Identify critical perceptual variables. Example, regulatory cues. Ano yung regulatory cues? Kailangan mong manalo. Pero ang kailangan mong intindihin, may oras tayo. So, yung pag-shoot mo, 24 seconds lang yan sa basketball. May regulatory cues. Yun ang ibig sabihin ng regulatory cues. So, within 24 seconds, before mag-24 seconds, kailangan na-shoot mo na yung basketball. Okay? Explore the optimal or most efficient movements for the task. So, ibig sabihin, since na may regulatory cues tayo, since na meron tayong mga variables na iniintindi, since na meron tayong mga facets na uuna, na kailangan makonsider, so, kailangan din natin maging letter E, efficient. Yung efficiency mo. Ibig sabihin ng efficiency, nagagawa mo yung isang bagay ng minimal movement lang na napakadali lang. Yun ang ibig sabihin ng efficiency. Example, mga mister. Okay, James Harden versus Chris Paul. Sino pinakamagaling mag-dribble sa dalawa? Chris Paul. Magaling ang tanong ko ha, magaling.
Sino pinakamagaling mag-dribble sa dalawa? Magaling, ha? Mga mister. Chris Paul, sir. Daw. Chris Paul, sir. Magaling, ha? Magaling ang tanong ko. Harden. James Harden, sir. James Harden. Kasi pagalingan, eh. Diba? Diba? Mga 1,000 dribble, kaya yan, eh. Diba? Hindi pa, baga, hindi naalis yung bola sa kanya. 1,000 dribble. Sino pinaka-effective sa dalawa? Efficient. Chris Paul po. Chris Paul. Siguro sir, depende pa rin yan, sir. Chris Paul yan. Why? Ito maling turo din to ng mga coaches, eh. Kailangan mo, kung point guard ka, marami kang galaw. Pagka marami kang galaw, magaling ka, pinakamagaling ka. Incorrect. Kulang ng context, eh. Kulang ng variable. So, kulang ang turo mo. Oo, tama, point guard, dapat maraming galaw. Pero lagyan mo ng context. Ano? Dapat, ang point guard, konting galaw lang na na-navigate na niya yung traffic. Dapat yung point guard, konting galaw lang, nakaka-extricate na siya away from traffic. Dapat ang point guard, isang galaw lang na mamanipulate na niya yung defender, naiiwanan na niya, nabo-blow by na niya yung defender. Magaling mag-dribble si James Harden kaysa kay Chris Paul. Pero mas mahusay at efficient si Chris Paul as compared to James Harden when it comes to basketball blow-by efficiency. Kasi si Chris Paul, isang si John Stockton na lang. Okay, so ito yung sinasabi nila, eh, na si Jordan daw naglaro sa weak era kasi nga mga hindi magagaling yung mga nakalaro niya. Efficient yung mga nakalaro niya. Dahil si John Stockton, simple job lang, nakakakawala na. Si John Stockton, kahit nag-dribble, makaka-jab pa siya. Twitch, boom. Hindi katulad ng era ngayon ng basketball, boom, 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 boom. Nakaka-isang 1,000 dribble na, dyan pa rin yung bantay, hindi nyo maiwanan. So, yun ang difference nung dalawa. So, going back. So, yan yung mga ibig sabihin nung most efficient movements for the task. So, kailangan, since na meron tayong mga variables na iniintindi, meron tayong mga facets ng game na kailangan nating makonsider, so, natural lamang na mag-e-explore ka ng mga battle tactics na efficient na lang nang sa ganun, magawa nyo ng mabilis at swift yung battle tactics nyo o yung pinapagawa sa inyo. Hindi nyo na kailangang maglimang pasa para makakuha ng open man para makatira. So you should explore the optimum or most efficient movement for the task. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-dribble ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu para maiwanan mo yung gwardiya mo. Hindi yun optimum. Hindi yun efficient. Ang efficiency ay isang galaw lang, boom, na-counter mo na. So, ibig sabihin, ma-manipulate mo yung defender mo away from what you intended to do. So, yun ang ibig sabihin nun. Okay? Di ba nga may kasabihan tayo, before you pass, move the defender first. Before you take a shot, move the defender first. Before you dribble, move the defender first. So, paano mo magagawa yon? Mga efficient way. Hindi ka kailangan mag-dribble ng 1,000. So, mag-jab ka, mag-rip through ka, mag-twitch ka, mag-counter ka. So, yun ang ibig sabihin ng efficient movement for the task. Okay, next. Item number 3, incorporate the relevant perceptual cues. Yung mga importante lang, relevant lang na perceptual cues and optimal movement strategies for a specific task. Why? Kasi nga, para hindi ka ma-overcrowd sa information. Yung mga bits and pieces lang na importante para dun sa galaw mo, ang iintindihin mo. Example, basketball ulit. Okay, halimbawa, example. So, kailangan makarating to dun sa pinaka magaling mong shooter. Okay? So ayun na, ha. So para makagalaw to, makarating to sa pinaka magaling na shooter mo, yun na lang ang uunawain mo. Mag
Set ka ngayon ng isang play na intended for that shooter. Hindi ka pwedeng mag-set ng play na intended for the pivot man or the big man. So, ibig sabihin yung relevant lang na perceptual cues ang kukunin mo. Ang relevant perceptual cues doon ay, meron kaming set play para sa shooter na yan. Yun lang ang kukunin mo. Yun lang ang pagagawa mo doon sa basketball team. Okay? So, yun yung ecological theory. In-expand dyan eh. Ito siya ang illustration. Okay? So, illustration yan, kung mapapansin ninyo ha, ayan yan. Coordination dynamics. Yung mga skill set na tinuturo, yan yung mga micro details ng skill sets. Okay? So, yan yung mga pagka jab step, dalawang klase ang jab step, isang with ball at isang without ball. So, yun lahat yun. Yung coordination dynamics. So, ano lang ang ipanjajab mo? Isang paa lang. Di ka pwedeng mag-jab ng dalawang paa. Traveling ka. Behavioral dynamics. Ibig sabihin yan, mag-jab ka dahil kailangan, importante dahil may nakabantay sa'yo. Jab. Ibig sabihin, yan. Jab. And then, punta sa kabila. Okay? And then, yun na yun. Papunta na rito. Okay? Ayan na yung environment. So, ibig sabihin, meron ng mga factors or facets na kukonsider nyo para dyan sa movement mo, intended movement mo, katulad ng ano? Yung time scales of change, hanggang ilang oras lang ba yan, hanggang gaano ba kabilis dapat ang jab mo, differential learning. So, ibig sabihin, bukod dito, ano pa ba yung pwede kong i-counter? Direct learning. So, ayon sa turo sa akin, ito lang, efficient na. And then, iyan yung mga information, environment, and then agent, and then action. Yun na yung gagawin mo. Ano ba yung DOF ulit? Mastering DOF. Anybody na makaka-recall? Ano ulit yung DOF? Para clue. Hindi mo na kailangan ng turo dito. Ano yung DOF? Mastering DOF. Okay na eh, nandito na lahat. May coordination dynamics ka na, behavioral dynamics ka na. Tapos na-include mo na yung mga important facets ng environment, ecological factors. So, action na. Mastering DOF na. Ano yung DOF? Anybody na makakasagot? In-explain ko yan nung lecture. Ano yung DOF? Anybody here? DOF? Review nyo yung notes nyo. May notepad kayo. Depth of field? Pwede, pero merong mas magandang sagot eh. Pwede yun, ha? Merong mas magandang sagot. Ano yun? Mastering DOF. And dito yung cue. Ang cue nyo, hindi na kailangan ng turo, okay na, alam mo na gagawin, na-consider mo na tong mga to. Okay? Na-consider mo na to. Na-consider mo na to. Na-consider mo na to. So, mastering DOF ka na. Ano yon? Ano yung DOF? Degrees of freedom. Very good. So, mastering degrees of freedom. Okay ka na. Pwede ka nang pabayaan. Pwede ka nang palayain. Alam mo na gagawin mo. Based on those ecological factors, kaya mo nang gawin yung mga galaw, yung mga intended movement mo, kahit na meron pang mga balakid dyan sa environment kasi na-consider mo na yan. Alam mo na ngayon ang gagawin mo. May degrees of freedom ka na. Okay, so yun yung ecological theory. Perceptual motor workspace. Okay, so yan yung mga theories ng motor learning. Isa-isahin natin ulit. Closed loop. Open loop, ecological theory. Okay? So, base dyan sa mga theories na yan, dyan ngayon tatakbo yung output mo para sa midterm na piniliwanag kahapon. Kasi, ang hinihingi dun sa midterm ay itong three stages na to eh. So, pinalawak yan ng reading materials. In-explain ko ngayon yung reading materials number 3 and 4. Ayun yung explanation ngayon yan. So, itong video lecture na to, babalik-balikan nyo to para nang sa ganun, yung masasagot nyo sa week 3 and 4,
nakaakma or naka-base dito sa mga theories na to. Nang sa ganun, alam nyo yung isasagot nyo dito sa three stages na to para sa midterm. Again, pagka kung ano lang ang pinasasagutan ko sa inyo, yun lang talagang sasagutan nyo. Kahit na meron pang nakalagay at nabasa kayo sa module na may additional question, sir, ah, kasi calendar for a different date as oral yung mga additional questions na yun, kung meron man. Katulad nung prelim, meron eh. Di ba? Midterm, finals. Ganun ang gagawin natin. So kung kumbaga, dinalian ko na lang yung output ninyo. Dinalian ko na lang yung prelim output ninyo na isasubmit nyo sa Facebook group natin. Dinalian ko na lang yung midterm output nyo na isasubmit sa Facebook group natin. Ganun din ang mangyayari dun sa final project nyo. So para meron tayong discussion pa na tungkol dun sa output ninyo. Okay? So any questions? Anything else? May tanong doon sa explanation? Good morning po, sir. Hindi raw po makakapasok since may meeting. Oo, okay lang yun. Walang problema. Okay? Okay lang yun. Any other questions? Mga Mr. at Miss? Clarifications? Anything else? Anybody? Naman po. Okay, balikan natin yung agreement natin. Tayo ay mag-meet ulit bukas. Tama ba? Di ba Monday, Tuesday, Wednesday na tayo? Tama? Yes, po, sir. Doon sa additional, ano yun eh. Para doon sa additional time. Di ba? Tama? So, 11 to 12 pa rin, same meet link. Okay? Yes, po, sir. Okay. Halimbawa, merong ditong irregular student. So, halimbawa, hindi sila uubra na ng Wednesday. Huwag kayong mag-alala. Okay lang yun. Meron naman kayong babalik-balikan na video lecture na nandito sa Facebook group ninyo. Balikan natin yung Facebook group ninyo. Ito. Facebook group. Ayan o. Pinost ko yan noong November 7. So, ilan link na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 links na yan na pwede nyong babalik-balikan. Okay? So, pwede nyo nang panoorin. At etong lecture na to, ipopost ko rin to, ilalagay ko rin to dito sa ibaba naman. Okay? Explanation ng motor learning theories naman. Okay? So, any concerns, questions? As of today, as of today, ang nakakapag-submit na ng prelim ay yan ang mga nakakasubmit na ng prelim. Yan. Scrolling. I'm scrolling. Tingnan nyo. Okay? Yan. Okay? So, yan. Ang nakasubmit na ng prelim. So, any other concerns? Questions? Anything else? Anybody else? Nandaw, sabi ni Mr. John Edward. Wala na raw. Calling once, twice, thrice. Okay, sige. If none, sige, let us pray. Lord God, maraming salamat po sa lesson na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pero po ulit ng talino, lakas at unawa po sa lahat po ng mga subjects po namin na-enroll ngayong semester na to. Ino-offer po namin ang aming subjects sa inyong banal na harapan. In Jesus Christ's name, amen. Okay, salamat. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.